Hi guys, my name is Nick and this is Nickreation channel. So balikan na natin guys yung Nintia Estate na ginawa natin ng video 4 days ago. Ano na ba yung nangyari and kung kumita ba tayo dito or hindi? Or gano'ng karami bang NE in-game currency or Ninti tokens yung nakuha natin for the past 4 days? Pero paalala na lang din guys, since ito nga ay click to earn na game, alam naman natin yung trend ng mga click to earn ngayon. Kung nasa na sila ngayon, so make sure lang na you do your own research pa din. So actually gumawa ako ng video, ito pinakita ko dito yung lahat ng mga upside and downside ng game, so pwede nyo yun i-consider. And then syempre gawin nyo rin yung research nyo bago kayo mag-decide na pasukin tong game na to. And meron din tayong mga giveaway campaign dito sa channel natin, so kailangan nyo lang na mag-comment dito sa mga recent videos natin. And dito sa video na to na ginawa ko, kung ano man yung gusto nyo na i-share or kung nilalaro nyo na ba to, and kung meron kayong mga tips or mga questions, so makaka-earn na kayo nun ng automatic entry. Basta malagay lang yung pangalan nyo doon sa comment section. So guys, sa video na to, ipapakita ko lang kung ano yung mga usual na routine na ginagawa ko mula nung pumasok ako sa game. Pero bago tayo magtuloy doon, pag-usapan lang natin yung pricing ng token nila. So nung nagre-release tayo ng video nung nakaraan, nasa 8 pesos yon around. So 8 to 9 pesos around yung presyo nun. And then ngayon, andito na siya sa 7 pesos. So kung makikita nyo to, actually kasi 7 days lang naman to, so pwede depende rin dun sa approach nyo sa technical analysis, no? Pero kung makikita nyo dito, pag gumawa kayo ng trend line dito, so downtrend yan. And then dito naman is pa-uptrend na siya. Pero para masabi natin na uptrend na yan, kailangan pa natin ng ilang period of time pa para makita natin kung tataas talaga siya. And depende rin kasi yan kung ano yung charting na ginagamit nyo. Pero alam naman natin guys, dito sa crypto, sobrang unpredictable ng mga tokens. And depende talaga yun sa mga game updates na nire-release ng project. So dadaanan din natin mamaya yung mga bagong update sa game na to. So guys, ganito lang yung usual routine ko, and di ako magaling na real estate owner kasi tanghali ako magising. Dahil tulad nga ng sabi ko dun sa mga unang videos, every 8 AM kailangan cleaned lahat ng mga rooms. Kaso dahil nga tanghali ako magising, di ko alam kung nalilinis ko ba siya on time. Pero pag pumunta ako dito sa game guys, after 4 days, naka-earn na ako ng 13,860 na NE. And ang katumbas kasi nyan is 125 na NE to 1 NT. So kung meron akong 13,860 divided by 125, so meron na akong 110 NT. And kung i-multiply ko yan sa ngayon 7 pesos, so meron na akong 700 pesos. Medyo guys, malayo pa to doon sa total price ng investment na nilagay natin dito, di ba? Pero yung strategy kasi ng ibang mga pumapasok sa game na to, instead of magkaroon sila ng sarili nilang land, ginagamit na lang nila tong desert, which is kapag nag-create ka nga ng account, merong free land and ito yon. Pero kailangan mong bumili ng fences o itong mga bakod na to para maingatan mo rin yung mga earnings mo kasi meron daw mga bandits within the game. Pero hindi ko pa yan na try eh. So nagtayo kasi ko ng properties ko dito sa Lizetti Beach dahil daw mas mataas yung bonus na makukuha ko dito. And pinag-usapan din natin yan sa previous video na pwede nyo rin i-check. And usually ginagawa ko dito guys, kapag nandito ako sa marketplace, so lumipat tayo dito, kailangan natin na lagyan ng electricity yung account natin. And for example, dito, nakalagay dito, mag-expire na electricity ko within the next 24 hours. Pero mukhang naputulan na to ng oriente. Kaya kasi yung concept nito, merong mga non-playable characters na nagre-rent. Tapos kapag hindi sila naging masaya, siguro dahil marumi or may sira or walang kuryente, so mababawasan yung ibabayad nila dun sa room natin. So kaya kailangan natin na bayaran na yung kuryente. Actually, isa to sa mga reinvesting mechanism na meron sila. So, ginagawa ko lang dyan, babayaran ko yung kuryente na yan gamit yung Ninti tokens ko. So, pwede natin siyang bayaran since meron naman tayong hawak na 3.53 Ninti tokens. Okay, so meron na tayong paid na electricity pero mag-reflect pa yan within the next 5 minutes. And then other than that, yung ginagawa ko lang on daily basis is syempre kailangan kong i-check yung property ko kung ano yung mga alerts na nandito. Kapag
kailangan niya ng cleaning, may enable lang tong button na to ng cleaning, and then kung kailangan ng repair, ganun din. Pero so far, di ko pa na-experience tong repair na to. So yung catch lang dito guys is, kung may mga friends kayo na naglalaro ng Nintia Estate, and then pwede nilang linisan yung room nyo, kasi pwede mong i-share yung link ng property mo sa kanila. So, makakatipid ka dun sa mga items na binibili mo. Kasi kapag yung sarili mong property nilinis mo, wala kang makukuha na bayad, which is nasa 50 NE din yun. So, 50 NE is around 1. Ito yung ninti natin. Tapos, multiply natin yan sa 7 pesos, for example. So, 2.8 yun. So, kung meron kang 14 rooms, so yan, mga 40 pesos din yung nasasayang ko per day kasi ako lang yung nag-clean ng sarili kong mga rooms. So yung isa pang ginagawa natin dito is, dito nga sa cleaning counter natin, kung ilan yung available dyan, pwede mo yon pagkakitaan. So magbibigay ka ng service sa ibang mga properties. Yun nga lang kasi dito sa mga items na meron tayo, wala tayong cleaning kit. So punta lang tayo dito sa store, tapos bibili tayo ng cleaning kit. So sabihin na natin na 50 uses kailangan natin. So 500 NE siya. So magkano yan? 500 divided by 125, let's say na ganun, times 7. So nasa 28 pesos yung kailangan mong i-invest for the day. So maganda rin yung approach natin eh, kasi binabalik natin yung mga tokens then or in-game currency within the reward pool. So dahil nga nakabili na tayo, so pwede na tayo mag-clean. Hanap lang tayo. So kunyari dito sa Antapolis, pili lang tayo ng mga, at kunyari ito 9 rooms, 0 cleaning. So pwede nating i-clean yan. So may nakuha tayo na 100 NE. Mukhang tumaas yata yung ano nila, reward ngayon. So, ito yung counter natin. Since cleaned naman na lahat ng properties natin, pwede na nating ubusin yan dito. Okay, so yun. Kumita na kagad tayo ng 900 NE. So, ito yun, oh, nag-reflect agad. So, sulit din yung parang naging ano natin, yung investment. So, clean pa tayo. Okay, so wala na kasi nagamit na natin yung counter natin. Ganun din guys yung sa repair natin. Kung meron tayong kit na ganyan, may lumalabas dito na kulay red na hindi pala, may lumalabas na ganito mismo, yung ano na yan, repair kit. So ganun lang din yung gagawin natin. May lalabas lang din na button na ganun. Sabi nila parang PVU din daw yung laro na to, pero hindi ko kasi yung nalaro before. Isa-isahin lang natin guys yung mga announcements, updates dito sa Discord nila. And now if you put cleaning insurance, the alert that it needs cleaning is removed. So kapag naglagay ka nun, hindi mo na yun kailangan i-clean, diba? So ito yung Maid Insurance kasi ang ginagawa nito, ito na yung mag-a-assure na maki-clean yung properties natin. So nasa 400 NE yung price nito. Pero syempre dun sa side ng mga nagsiservice, pwede pa rin nila na i-clean yung properties natin kasi dun naman sila kumikita din ng extra. Nakita ko nga yung ibang mga naglalaro nito is sinishare nila yung link ng mga properties nila, pinapaklean nila sa mga nandito sa Discord channel ng mga Pinoy, and then humihingi sila ng tulong para yung pang cleaning kit nila gagamitin na lang nila yun sa ibang mga properties. So guys, isa sa mga ginagawa nilang paraan para makip din talaga yung mga players within the game is itong ang reinvesting mechanism nila, and at the same time more on engaging na feature ng game nga yung electricity. Kailangan mong magbayad ng kuryente for the next 3 days or more kung gusto mo, para ma-ensure na yun nga, nare-reinvest natin yung token within the reward pool. Nakakapag-burn din tayo. So ito naman yung mga burning history na ginawa nila. So tulad nga nung isa sa mga interesting na nakita ko dito is yung binurn nila yung 80 million tokens ng team, and then doon na lang sila kukuha ng mga rewards nila sa mga transaction fees. So guys, meron din silang mga airdrop activity sa game. So kung gusto nyo mag-join dito, so puntahan nyo lang to dito sa announcement. Well guys, so nagkaroon din sila dito nung lottery system, o sabihin na natin na betting
feature nung game nila. So, every ticket, babayaran mo lang ng 100 NE. And then, top 20 players yung mananalo. So, 70% nung ma-accumulate nila na mga in-game tokens, i-distribute yun sa mga winners. And then, the remaining tokens, ibabalik siya dun sa reward pool or sa game mismo para makip nila yung sustainability ng game. So, guys, siguro dahil din sa pagbaba nung price ng Ninty token, so nagkaroon din sila ng adjustment ng payment dun sa electricity. So ganun yung mga adjustments na ginagawa nila dito. So ito yung mga pricing from sa BNB and then sa Ninty. So meron din silang mga community engagement activities dito. So merong NFT giveaway para sa mga best memes. So yung mga magaling dyan, yung mga creative. So guys, so ito pa yung mga token release information. Alam naman natin sa mga early games, sobrang importante ng tokenomics and mga activities na related sa tokens. So kung gusto nyo mabasa to, so pwede nyo rin yan basahin dito. Okay guys, so dito rin guys, kapag meron tayong mga suggestions sa kanila, so sinasabi lang nila dito na nakikinig sila sa community and kaya lagi sila nag-release ng mga patch nila doon sa Substack account nila. So, pwede rin nyo rin basahin yung mga updates doon. Okay guys, so dito makikita rin natin yung mga adjustments na ginagawa nila. So, sa electricity system, so optional na lang siya. And kung sino man yung mga nagbabayad ng kuryente, so meron silang makukuha na mga bonus. So, nandito na rin yung mga details ng mga makukuha na bonuses per day. Pag meron ka daw hawak na 100 Ninty, part din siguro nila to ng para mag-hold yung mga players. So meron kang 10% discount. Pero dito guys sa adjustment sa minting system nila, so yung probability na makakuha ka ng bahay dun sa gacha system nila, so bumaba na to 60% and then 30% na yung mansion para siguro ma-encourage pa nila na mag-mint ng mga NFTs yung mga players. And then guys, yun nga, nagmura pala yung gacha system nila. Napansin ko nga yun na 350 yun before. So ngayon, 250 na lang. And ito pala guys yung napansin natin kanina. So yung prices natin kapag nag-cleaning service tayo, tumaas na siya ng 50 to 100. And then kapag lampas ka na dun sa number ng rooms, so ginawa na nilang 50 yung 35. So guys, ito naman yung mga possible na ROI na computation na na-forecast ng team. So pag bumili ka ng house, so nasa 19 days yung ROI mo dito. Mansion 14 days, building 10 days, and skyscraper 7 days. So guys, ito hindi to galing sa akin ha. So ito yung base siguro sa best condition na nakikita nila. So pwede nyo rin yun i-research and i-check. So guys, so something to look forward na lang dito sa game na to. So meron silang mga pinaplano na Ninty staking wherein magkakaroon din sila ng mga experimental na approach dito para hindi maging traditional yung approach nila. Meron nga silang scholarship feature dito na kapag sinet niyo yung email address nyo and then password dito sa setting, so pwede nyong ipalaro din sa iba yung account ninyo. And then pwede na lang kayong mag-usap, di ba, kung ano yung percentage ng hatian nyo dito sa real estate properties nyo, di ba? Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye bye.